yung tinagal ng relationship namin. Pero hindi ko na-feel na parang 8 months lang siya. It felt like a year or more than pa. So, nung naging kami, dun ko na-feel na ito pala yung love. Kalmado, hindi ka nag-overthink, walang anxiety. Yung tapos, alam mo yun, kung saan mo na lang marirealize, magkakaroon ka ng self-awareness na kailangan kong tanggalin itong mga toxic traits na to from the past. Kasi hindi toxic deserve traits itong... Toxic traits mo? Opo. Okay. Hindi deserve... For example, yung sa mga simpleng selos. Mm-hmm. Sa kanya, wala akong selos na ganun. Kasi sobrang mm-hmm. secured. Basta pag nung naging kami, sobrang secured ko, sobrang kalmado lang. And then, so yun, fast forward, 8 months, umabot kami ng 8 months. May inamin ako sa kanya about my past. So, knowing him, umpisa pa lang ng relationship namin, in-establish niya na sa akin na hindi kasi siya mahigpit, but meron siyang kaisa-isang bagay na sinabi niya sa akin na pag nagawa mo to sa akin, sobrang mawawasak siya. Mm. Which is yung pagsisinungaling or paglilihim. Mm-hmm. So yun, nung 8 months na kami, napunta ako dun sa point na gusto ko nang aminin sa kanya yun kasi mahilig kami mag-deep talks eh. So every day, ang dami namin na pag-uusapan. Deep talks? Mm. Tari nung deep talks. Bakit? Wala, mahilig daw siya sa deep talks. Mm. Silang dalawa. Mahilig daw silang mag-deep talks. Maganda yan kasi communication is key. Yeah. Anyway. Tsaka ano yun? Deep ba? Tsaka yung naaalis lahat ng mga... Detox yun. Detox sila. Halika. Alina naman ako. Halika. Ito batox. Pepekto sa lang kita. Dito ka natitirahin, pero ito mga ngate. Tingnan mo, magic. Wow. Tapos mabilis lang to, 3 seconds, wala na to. Makatiya. Makangati lang, tapos mamaya ka pang alas sa ismay hilo. Ayaw. Ang katiyan, deep. Ang katiyan, oh. Deep din to. Okay, let's talk. So, yun. Inutusin. Talk. Okay. Tapos? After nung pag-uusap namin na yun, di bumalik siya sa paglaro ng ML dun. Tapos, nakikita ko siya, basta good mood siya noon, masaya. Tapos bigla na lang parang may boses sa isip ko at the back of my mind na parang nakikita mo yan, parang ang saya niya, nakangiti siya. Pero hindi niya alam na meron kang tinatago, may something. So parang doon ako nagkaroon ng decision na at lakas ng loob na sabihin sa kanya or aminin sa kanya na about my past. Na yun, hindi naman siya involved doon bago pa nangyari yun. Ano inamin mo sa kanyang past? Nagkaroon ako ng feelings, sa ex ko pa to dati. Nagkaroon kami ng relationship ng friend ng ex ko. So, di ba sa lalaki may tinatawag na bro code, na kapag kakaibigan. Hindi ko alam, bakla kasi ako. Sis code. Okay, sorry. So, yun. Although, wala naman siya dun sa picture. Kasi ano na yun eh, bago pa nangyari yun, wala. Wala pa siya, wala pa si John. Wala pa siya nun. Konting kibot. Okay. So, tapos, inamin mo sa kanya na nagkaroon ka ng relasyon sa best friend ng ex mo. Okay. Kaya ano nangyari yun? Kayo na, ni John? Hindi, wala pa. Wala pa si John. Okay. Pero hindi mo sinabi sa kanya. Hindi mo lang nakwento. Hindi ko lang naano sa kanya nung una. Na-open mo lang yung topic. So, anong conflict doon? Ang nagkaroon lang siya ng conflict kasi nung, di ba, nung kami na, March or April, may pinaalam ako sa kanya na pupunta ako ng parang mini-reunion. Ganon. So, hindi niya alam na yung pupuntahan ko doon is yung may nagkaroon ng something sa amin dati. Which is... Reunion talaga o hindi? Mini-reunion talaga. Reunion naman talaga yung pupuntahan mo. Mm-mm. Sadyang, nandudoon lang, pupunta din sa mini-reunion yung ex mo. Mm-mm. Hindi. Yung best friend. Opo. Oo, na-ex mo din. Kasi parang naka-relasyon mo yung best friend ng ex mo eh. Yes. So yun, nagpunta ako ng mini-reunion na yun kasi ano na yun eh, ikakasal na siya. Oo, ikakasal na yung ex mo. Mm-mm, yung ex. Okay. Mm. Tapos, nung ikakasal na yun sa ex, di niya alam yun, alam mo yun, paano ko ba, di ba inamin ko na sa kanya. Tapos, nung pagka-amin ko sa kanya, dun niya na-recall na, so... Nung nag-time na nagpaalam ka pala sa akin, andun yun, sabi niya. So, dun parang na-amplify lang yung dahil dun. Kasi,
nung umpisa pa lang na yun, may chance na akong sabihin eh. Diba? Tapos umabot pa ng 8 months. Ganun. So, technically, naglihim ako sa kanya and nagsinungaling din. Talaga? Pero lumang issue pero, na yun, diba? Wala pa naman si Jan yun sa ano niya eh. Luma na yun, bakit? Tanungin natin si Jan. Jan, bakit ka ganun kaka-apektado nung kinuman sa'yo ni Allen yun? Nawala naman na sila. A lot of people will not understand. Akala nila mababaw, akala nila shallow yung mismong rason ni Allen. But kasi nung after kong makipag-break, it's the same reason kung bakit ako nakipag-break dun sa long-term girlfriend ko. Tapos sa kanya, same thing. Na naglihim siya. I have this, I think it's a gift. Kaya kong, yung pagka tumitingin ako sa mata ng isang tao, it's almost likely na I can read. Ay, guys. Uy, baka may mabasa ka sa amin. Pag tumitingin na siya sa mata, nare-read niya yung ano. Anong nare-read mo? Nakapikit-kit. Kaya nga, pag tumitingin sa mata, anong nare-read niya? Yung mangyayari? Yung nakaraan? Oo. Parang siyang paranormal, ganun ba yun? Hindi, baka pag nagsisinungaling or ano. Yun ba yan? Yun po. Pag nagsisinungaling. Parang alam niya, pag may nangyayari. Hindi ko naman siya sinasabing 100% accurate, but it was never yung wrong. Yung kutob mo, yung instinct. Mas parang gano'n siya. Sobrang lakas niya na gano'n. Kasi, to prove that, nung bago pa lang kami, nung nag-uusap pa lang kami, nag-ask ako sa kanya ng picture ng mata niya lang. And sinabi ko sa kanya kung ano yung nababasa ko. And it was really nagulat accurate. Nagulat ako tama. Totoo? Tapos, yeah, that's ano yan, sa taong mahal mo lang o kahit kanino? Kahit kanino, pero hindi ko siya kayang gawin kapag alam mo na parang... Kilala mo na yung tao. Jan! Tignan mo yung mata ko. Ay, grabe yan. Tignan ko kung babasa mo lahat. Basang-basa. Basahin mo lahat dyan. Sa laki ng mata mo, pati barangay nila, mababasa mo. Pwede yung mga kapatid. Aray! Mga kapatid. Sa laki ng mata ni Joe, pati kapitbahay na basa. No? Oy, gift yan. Ayan. Oh, gift. Tinitingnan ako. Oy, huwag ko tignan. Gift yan. Dahil sa sinabi mo, nako, tatawagan ka ng promil. Gifted child. So you're a gifted child. Oh, hindi, balik tayo doon. Yung... Lying ba yun kung meron kang hindi na kwento? Past issue na yun eh. Wala yun pa siya sa ano na, picture. Yeah, kasi ako... Yeah, ikayo. Kung meron kang hindi na kwento about your past... Depende na lang kung may nangyari doon. Oh, hindi, may trauma si Jan. Hindi, kahit may nangyari pa, if it happened before you came sa buhay niya... Kunyari... No. Nagpaalam siya. Sabi nung no. Hindi, wait. No, wag mo ako no. Pinag-usapan na natin. No, Joe! Parang nasa script ng pelikula natin. Parang yung nag-away tayo doon dahil sa... Nagpaalam siya, hindi niya sinabi na nandun pala. Hindi. Yung unang, dalawa kasi yun. Yung unang part, hindi niya daw nakwento na meron siyang ex, certain ex. Pangalawa, kaya siya naging issue, pumunta siya sa isang event reunion. Na nandun yung taong yon na ikakasal. Ex niya. Na ikakasal. So, hindi niya nasabi na pupunta siya sa isang lugar at yung isang lugar na yon nandun niya. Yung ex niya. Hindi ko rin alam ba't niya kinuwento. Di ba parang, parang wala naman nangyari. Kayo nung asawa mo, nakukwento niyo ba lahat ng past niyo sa isa't isa? Hindi. Tsaka yung kami din hindi. Pero hindi namin sinasabing hindi valid yun sa'yo. Yes, oo. You were just trying to put ourselves in your shoes. Na parang, kung ako kaya yun. Pero ano ba paalam niya sa'yo dyan? Pupunta siya sa kaibigan niya ang kakasal. Unless tinanong, tapos inedit. Oh, yun. Yes. Oh, yun nga eh. Ano ba sabi sa'yo? Pero yung hindi mo lang nakwento. Ayun lang naman. Pupunta siya sa... Yung parang reunion, hindi ko na maalala kung ano yung exact thing. But it's all interconnected. So, that time, nung araw na yon na nandoon siya mismo, nag-video call kami. And then, nakita ko yung mata niya. And exactly... Alam mo, pero wala kayo, may something talaga sa mata mo. Alam mo yun, nararamdaman, pag tumitingin siya, yung tingin niya kasi yung eyeball lang yung gumagala. Ano yun? Tapos nakita ko yung mata niya. Oo. May something talaga. Para kakabasa talaga. Kaya pala kayo, marami nag-video call, noon na lang nakikita mo. Pagkausap mo, ano? Ano sabi mo?
Kasi puro noon na lang ngayon. Yung nakita yung mata eh. Yung mapagkausap. Alam mo, nakakarinigan. Kasi wala lang ako. Kasi kaya kanina, di ba, akala ko unusual yung kinakausap niya tayo ng mata lang. Sa mata. Di ba, yung mata lang yung gumagalaw. Yung pala may something talaga siya. Sa mata. May gift nakabasa ang kanyang mga mata. Oh, anyway. Yes, nung mismong time na yun, hindi, pinifigure out ko kasi yung nangyari sa kanila. Tapos at the same time, natatakot ako sa mata niya. Parang, mababasa niya yung ano. Oo, sabihin niyang, may mangyayari mo sa mga sayo. Hindi naman siya, ano, parang manghuhula na ano type. Parang... Kung baga alam mo lang yung tao, pag tumingin ka, kung nagsisinungaling o... Oh, hindi. Especially pag malapit sa kanya. Oo. Oh, oh. Yes. Ah, pag malapit. Yes. Oy, malapit ka sa kanya. Dito mas, ka. Medyo malayo tayo ng konti. Baka ko alam mo lang. Hoy, sorry ha. Hindi lang talaga ako comfortable sa inyo. Lalo na pag di ba may mga... Alam nila yun, pag may mga guest kami, mga kunyari, mga huli. Yes, yes. Dati pa yun. Na may mayroon akong discomfort. Pero it's me. Okay. Tignan mo si Kim. Uy, bakit? Ako. Ano ba gusto mo malaman kay Gimi? Gusto ko lang malaman kung hati-hati ba sila sa tip. Centralized ba o personal lang tipping sa Cowboy Grill team mo? Blackpink ako! Wala ka ng Cowboy Grill! Blackpink ako! joke lang. Anyway, balikan na natin. So nag-video call ka, nandun na tayo. Pumunta siya sa reunion na hindi niya nasabi. Na sa reunion na yon, nandun doon pala yung ex niya. Tapos nag-video call ka. And nung nakita ko yung mata niya, I instantly ask, something is wrong. Ano yun? Sabi niya, wala. I trusted her. But dumaan yung mga araw, 6 months, di ba? Every day, kapag nakikita mo yung mata niya, na, again, it's very unusual para sa akin. I don't want to consider it accurate 100% kasi I don't want to judge, I just want to believe her, I just want to trust her. Ano bang nakita mo sa mata niya? Something na hindi siya, basta something different. Gusto ko siya yung, hindi ko siya kayang hulaan, hindi ko siya, basta alam ko lang na may iba sa kanya. So every day for the 8 months, yung sa 8 months, the rest, every day kong nakikita yon, every day kong sinasabi sa sarili ko na magtiwala ka sa kanya. And then turns out after 8 months, umamin siya out of nowhere, 'di ba? Sabi niya out of nowhere. Sinabi niya. And it's really hard for me to like fight that every night, yung klase ng, it's like a war zone inside my head na sinasabi na alamin mo. Pero sinasabi niya na wala. So, it's like a trust issue. Na, di ba, na, well, if you look at... You think it has something to do with your gift? Kasi may gift ka eh, di ba? Yes. Sabi mo na may nakikita ka sa mata. So, yun ang mahirap. May nakikita ka sa mata, pero hindi mo siya na... Hindi pa ganun malinaw eh. Uh-oh. Hindi siya malinaw sa'yo. It's a struggle every day. Yes. Kung sinasabi mo every day, nakikita mo yung mata na yon na parang may mali at parang may kasinungalingan sa mata na yon. Yes. Yun yun. And every day na mag-I love you-han kayo, di ba? Face to face, mata sa mata. And she pretended like... Mahal ka niya? Hindi niya... I know that she loves me. Pero... Meron siyang tinatago, parang ganyan. Yes, every day, every conversation, alam niya na ayoko na nang kahit na ano makakaapekto sa relasyon namin. I don't care about cheating. I'm a kind of person na 100% yung self accountability ko. Kapag nag-cheat sa akin yung isang tao, I will blame myself. Bakit? Kasi may nakita siya sa iba na wala ako. So I would consider that as me lacking in that specific area. Don't you think it's wrong? Well, blaming yourself for a wrong act done by another person. Bakit? Bakit siya nakagawa ng ganun? So meaning... Dahil sa kanya. Siya yung nag-decide yun. Choice niya yun. Well, wala, yes. Mostly, dun baka sa... Baka being so hard on yourself, John. Dun sa past mo. Baka. Well, I could lower down the chances of her cheating kung nabibigay ko yung hinahanap niya sa kasi, iba. Kasi, tignan mo,
sabi mo okay lang sa'yo yung cheating at pag may nag-cheat, nag-cheat yung partner mo, sisisisiin mo sarili mo. Mas mabigat pa yung girlfriend mo, hindi naman siya nag-cheat, nagpunta lang siya sa isang event, tapos nandun yung ex niya. May nangyari ba sa inyo ng ex mo? Wala po. Nagharutan ba kayo ng ex mo? Wala. Nasa isang lugar lang sila together na wala silang intention to cheat or to recruit, to, alam mo yun, to anything. Na-overthink mas mabigat yun kaysa dun sa yung jowa mo nag-cheat talaga. Well, for me. Okay. Yes. I just can't stand na araw-araw, yun nga, na araw-araw kayong nagtitinginan, nagsasabi na mahal niyo isa't isa, tapos may conversation kayo araw-araw na it is, or sobrang daming chances, di ba, na pwede mo sabihin, but she chose not to. So, meaning, she chose to, you know, hurt me.